Hi. Hi, Mom. What's your name? Carmina. Carmina. But you can call me Mina. Taga saan ka sa atin? Sa Laguna. Bakit naisipan mong mag Malaysia? Magtrabaho sa Malaysia? Naisip ko kasi noong time na yon, medyo marami akong utang. So ayun, so naisip ko, siguro para makabayad ako ng utang namin and then magkaroon ng sariling tricycle. Ayun, ma'am. Tapos? Ayun, pinalad naman. Anong trabaho mo sa Pilipinas? Sa Pilipinas, una naging secretary ako ng barangay and then before is sales lady, mga ano, sa mall, ganun. Nag-enjoy ka ba sa Malaysia mo? Nakarating dahil sa kanila. Talagang very blessed din talaga. Eh, nung nagtrabaho ka sa kanila, na subukan mo pumunta ng ibang bansa, anong natutunan mo? Natutunan ko parang, syempre kapag successful ka kung saan-saan bansa ka makakarating, parang ansaya lang kapag marami kang pera, so marami kang mapupuntahan talaga. Lahat ng bagay mabibili mo. Anong natutunan mo, like, kasi marami kayo sa isang bahay, di ba? Mm. Anong masasabi mo sa iba? Is it advantage or disadvantage? So, para sa akin ha, parang, yung pag may kasama ka, may kagandahan din yan. Kasi may mga matututunan ka rin bagay. Pagka naman wala kang kasama, para naman siyang malungkot kasi nag-iisa ka lang eh, kasi sila iba yung paniniwala nila. So, kailangan so, mo talagang pakisamahan. Pero dahil may kasama ako, so parang easy lang sa akin na makisama kasi kapwa Pilipina ko naman sila. At mababait naman sila. Okay. May nagawa ka na ba? Like for example, natanggap mo na yung sahod mo for how many years? May nagawa ka bang ano changes sa buhay mo? Oh, meron, ma'am. Yun nga, nagkaroon kami ng tricycle dahil yun yung isa kong pangarap na matupad na mabilang ko ng tricycle yung partner ko. So, saan yung biyahe? Ayun, sa Antipolo siya. Malaki ba ang kita? Okay lang din. Kung ano, masipag bumiyahe, talagang kikita. Pero kung ano, pangkain, tsaka konting ipon, meron din talaga. Sa Malaysia ba, ano ang kaibahan ngayon na nandito ka sa Singapore? Sa Malaysia, uh-oh, yung kaibahan na nakikita ko. Uh-oh. Parang dito kasi, ano ba? Yung advantage. Yung advantage. Yung dito parang napaka-peaceful eh, sa tapos, Singapore. Tapos. Sa Malaysia, medyo parang Pilipinas din siya eh. Mas safe ba? Hindi rin. Feeling ko mas safe dito sa Singapore. Kasi doon ang bata, hindi mo pwedeng basta iwan kung saan lang or what. Eh dito ang mga bata nakakapag-isa, di ba? Kumbaga delikado din talaga dun sa Malaysia, kaya talagang kailangan ingatan mo yung mga alaga mo dun. Hindi mo pwedeng iwanan kung saan-saan. Especially sa mga mall, ganyan. Mm. Pero dito, di ba, nakikita ko yung mga bata, nandiyan lang, naglalaro lang. Wala silang ano, pakialam sa ano, kasi may kanya-kanya talaga sila dito. Tsaka very strict dito, okay na okay yun. Okay na okay ka. Bakit pala sa Singapore ang gusto mong puntahan? Other countries, pwede naman, Hong Kong, meron naman, Dubai. Bakit Singapore ang napili mo? Kasi parang ang Singapore kasi sabi nila, ang sabi Singapore nila ay parang Hong Kong na din siya. Okay. Kaya lang mas pinili ko tong Singapore kasi nga parang amis na amis ako sa mga kagaya ng ate ko, matagal na din siya dito. Okay naman yung ano niya. Experience niya. Kaya I want to, ano, to follow. But of course, may pangarap pa rin ako someday. Malay mo, makapunta pa ako sa ibang country, di ba? Open pa yung isip mo. Yes. Especially bata pa tayo, char. Kaya nga. Habang bata, habang may pag-asa. Yes. May way talaga, no? Okay.